Run for your life! I'll cover you! Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Mga kaibigan, kahapon lamang pinag-usapan natin ang tungkol sa Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project ng ating Philippine Air Force. At ito po ay ipagpapatuloy natin dahil po good news, naglabas na ng salo ang ating Department of Budget and Management o DBM. Ibig sabihin po talagang seryoso na pong kukuha na tayo. Pero bago ang lahat, shout out muna sa ating tagapanood, Randy Paraino. Marami pong salamat sa panonood sa aking video at God bless you po. At saka kay Jomar Reyes, salamat din po sa panonood. Maraming salamat po. God bless you po. Mga idol, bago ang lahat, don't forget to like at subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para kayo'y ma-notify sa mga bagong video ko. Salamat po! Good news mga kaibigan, 2.39 billion po ng saro ang pinakawalan para makuha na po ang Israel Defense System. Inaprubahan na po ng ating Department of Budget and Management o DBM ang isang Special Allotment Release Order o SARO na may halaga lamang 2,396,362,500 pesos para po sa Department of National Defense o DND para po sa planong pagkuha ng Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project sa ilalim po ng Revised AFP Modernizations Program noong June 9, 2020. Ang SARO po ay inilabas noong June 11, 2020. Ang SARO po ay isang authorizations na inisyo ng Department of Budget and Management o DBM sa isang agency na nagpapaintulot na makaroon ng obligasyon para sa tinutukoy na halaga na naglalaman ng isang lehislatibong paglalaan. Pinalabas muna ng Department of Budget and Management o DBM ang isang SARO na may kaugnayan sa Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project para sa Philippine Air Force o PAP noong June 6, 2019 upang makover po ang gastos ng fiscal year o FY 2019 para po sa implementation ng Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project sa ilalim po ng Revised AFP Modernizations Program. Balikan po muna natin ang kasaysayan ng ating Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project kung paano po ito naprubahan. Noong July 2019, ang dating Philippine Air Force Commander, Commanding General Lieutenant General Rosano D. Bridges ay nagsabi na inaprubahan na ng kalihim ng National Defense na si Delphine Lorenzana ang Notice of Award o NOAA para sa Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project. Noong January 2019, kinumpirma naman ni Kalihim Lorenzana sa state-run news agency na PNA na kukuha ang Pilipinas ng isang surface-to-air Python at thereby o mas kilala sa tawag na Spider Air Defense System na binuupo ng Israeli Rafael Advanced Defense System. Noong December 2018 naman, ang dating Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Galileo Gerard Quintana Jr. ang nagsabi na ang pakikitungo pa sa pagkuha ng tatlong Ground-Based Air Defense System mula sa Israel ay malapit nang matapos. At ito ay nangyayari na po ngayong 2020 dahil ngayong 2020 naglabas na ng SARO ang ating Department of Budget and Management o DBM para sa ating Ground-Based Air Defense System Acquisitions Project.
Mga kaibigan, maraming maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. And don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko. At paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page, CyberTech08Vlog, na sa ilalim po ang link. Salamat po sa uulitin. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.